tayo ng reward sa mga paiba-iba. Hindi po. Paiba-iba po yung sinasagot nyo eh. Hindi po tinatanong mga pulis. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. No. Hindi yan ang tanong ko. Napaka hindi magandang impression po ng mga statements kanina. Na seryoso tayo dito. At hindi ko po napaka-casual na mga sagot ni dating presidente tungkol sa patayan. At tumatawa at pumapalakpak pa ang ilang kasama dito sa session hall. So siguro, tigilin na natin yung nakasanayan natin na normalize at gawing katatawanan ng patayan. At sabi nyo, when you are confronted by a criminal, you must overcome the resistance. Ibig po ba sabihin na lahat ng na-EJK may barel? Kasi kung gano'n, nasa na po kaya yung mga barel? In a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos? No. Alam mo, gusto ko lang iiwan ito sa Pilipino. I would never have any other chance maybe in the future. That for all of the successes and mali o ano, I and I alone take full legal, moral responsibility. Yan ang na you will take responsibility. Correct. Yes. So now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death? You know, ma'am, can I ask for a recess? You're trying to pin me down on a... Mr. Chair, you are pinned down by your own statements of October. I'm not trying to pin you down. Actually, may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente, pero na-high blood yata sila sa akin. So... Ang biggest winner, ang taong bayan. Bakit? Dahil talagang sinabi ni Presidente Duterte, ang kanyang trabaho, protektahan ang mga inosenteng mga mamamayan. Wala siyang pakialam sa mga kriminal. Doon sila magkita-kita lahat sa impyerno. Alam mo ang pinaka-favorite ko doon? Akala ni Antivirus, mai-insulto niya si Presidente. Sinabi niya kasi bastos at walang hiya ang pananalita ni Presidente. Alam mo, tuntua ako yung sagot ni PRRD. Pasensya na kayo. Talagang bastos ako at walang hiya. Kaya ako naging presidente. Kaya tignan natin na baka naman si Madam Risa Antivirus ay pag naging bastos at naging walang hiya, maging presidente rin. At alam naman natin na talagang laway na walay siya. Naglalaway talaga siya para mahalal pa sa mas mataas na posisyon. No? E tignan natin kung may mangyari dyan. So ano nangyari kay De Lima? Wala. Yung chill joke na walang pumansin. Napahiya pa. Pero napansin, pati ng former president, yung shock ng lahat. Bakit sir, yan ba ang trabaho ng pulis na pumatay ng mga suspected criminals? Sir, yung mic nyo. Pag dumaban. Bakit iba po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Bakit salamat SP Pro Tempore. Bakit sila salamat, Mr. Chair. No. Hindi yan ang tanong ko. Napaka hindi magandang impression po ng mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, may I interrupt?
death squad na iyon? Colonel Makasait, ma'am, alam mo, sa totoo lang, mahabang istorya to. It's okay, sir. Maikli lang sana. Pero ang problema, ma'am, patay na yung tao. Si Colonel Makasait ay patay. Ayaw na. Ayaw kung marami. Policeman, police officer in the police department. Pero patay na yung tao. Okay, sir. May wag rewards po ba sila? Kung anong history yung tao na yan, patay na. Okay. May rewards po ba sila, yung mga miyembro ng death squad nyo? Sino? Ako? Magbigay? Yung pitong miyembro. Kung sino man ang nagbigay, may rewards ba sila kapag pumapatay sila? Walang reward, ma'am, kung walang police rewards. Yan. Lalo hindi ng ho, police. Bakit ako magbigay ng reward sa mga... Paiba-iba. Hindi po. Paiba-iba po yung sinasagot nyo eh. Hindi ko tinatanong yung mga police. Tinatanong ko po yung mga miyembro ng death squad nyo. Binabayaran ba sila kapag nakakapatay sila? Wala. Wala. Okay. So libre lang yung may pagpatay. Reminder, Senator, this is just an intervention. We have to follow. I apologize na seryoso tayo dito. At hindi ko po na-appreciate ang napaka-casual na mga sagot ni dating presidente tungkol sa patayan. At tumatawa't pumapalakpak pa ang ilang kasama dito sa session hall. So siguro, tigilin na natin yung nakasanayan natin na normalize at gawing katatawanan ng patayan. Sir, sabi nyo, when you are confronted by a criminal, you must overcome the resistance. Ibig po ba sabihin na lahat ng na-EJK may barel? Kasi kung gano'n, nasaan na po kaya yung mga barel? Eh, dapat may libo-libo ng barel sa custody ng PNP. Do you have any thought on that? No, you're asking somebody somewhere or to make an accounting, which is not possible. That your question cannot be answered here. All right, sir. So, but I think it can be questioned. Kung hindi nyo kayang i-address, itatanong po namin sa PNP. Sabi nyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Yes. Kanina rin, opo, yes. Kanina rin sabi niyo maraming mali, no? So, halimbawa si Kian De Los Santos, menor de edad, hindi armado, nagmamakaawa, pero pinatay ng mga pulis sa drug war. Oh. Do you take responsibility for the death of Kian De Los Santos? The criminal act. Hindi naman siguro. The death. You take responsibility for his death. Walang maniwala na abogado sa akin yan. That hindi po, sir. Long shot. Hindi po abogado. Nandito pa lang tayo sa Senado, hindi sa Korte. I was referring to the policy na ginawa ko para sa mga polis. Yes, sir. Sabi at ko, nagbunga yung polisiya. I take full responsibility. Yes. And what about yung bunga ng polisiya na libo-libong namatay kasama si Kian De Los Santos? Do you also take full responsibility for that? Because in October 2020, na-quote po kayo na sinabi nyo, if there's killing there, I'm saying I'm the one. You can hold me responsible for anything, any death that has occurred in the execution of the drug war. Noong October ulit, 2020, October 21, noong 2021 naman, in a Reuters interview, kinwote kayo na sinabing, if there is any person who is going to prison, it would be me. I assume full responsibility. So, do you assume responsibility for the death of Kian De Los Santos, Mr. No. Chair? No. How about si Carl Anthony alam mo, ma'am, Nunez? Pero, before you ramble on those many things. No. I'm not rambling, Mr. Chair. Very specific yung mga tanong ko. Specific ang law. Guilt is personal. Tanong ka muna ng abogado. Okay lang po. Kayang-kaya kong magtanong sa abogado. Sige, itanong ko po. Before we proceed. No. I have prepared these questions with my guilt legislative staff. Guilt is personal. Yes, it's very personal. Hindi so, po pwedeng ipasa sa iba yan. No. Hindi po ito pagpasa. Oh, iniimbestiga po ng Blue Ribbon, yung war on drugs, at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly. Parang tuwing Oktubre nga sinasabi nyo na you will take responsibility. Correct. So yes, so now let me ask you about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap na droga o baril sa katawan niya. Sabi nga ng investigador, mistaken identity. Do you take responsibility for his death?
you know, Ma'am, can I ask for a recess of It's all right, Mr. Chair. Yes. So, hearing suspended. Mr. Chair, ang tanong ko po ay if you take responsibility as you said in October 2020, as you said in October 2021 about assuming responsibility for the war on drugs, do you take responsibility for the death of Carl Anthony Nunez, Mr. Chair? Alam mo, yung policy, ma'am, hindi mo nakuha yung ano yung policy ng presidente. Nakuha ko po, policy maker din po ako. I was talking about the policy. I take full responsibility yung sinabi ko na war on drugs. You said, pero sir, you can hold me responsible for any specific death. Crime. Yes, sir. You spoke about specific at saka, crimes. Kung sabihin ko I will take full responsibility, magdating tayo sa korte, hindi naman tatanggapin 'yan. Well, Mr. Chair, and if the resource person could keep his volume and pitch to Mr. a normal Mr. Chair, trying level. To pin me down on Mr. Chair, you are pinned down by your own statements of October. No, Mr. Down, Chair. Lower. I'm not trying to pin you down. The exchanges are no longer productive. Mr. So Chair, do not pin me down on semantics. Unang line of questioning ko. The point of my question tungkol sa assuming responsibility or not kina Kian, Carl Anthony Nunez, itatanong ko rin dapat si Althea Barbon na 4 years old, at si Carl Arnaiz, at si Reynaldo de Guzman, alias Kulot, na-confirm sa Caloocan Court na the evidence was merely planted by the police. Ang point ng unang questioning ko na yon ay kung ina-acknowledge nyo o hindi na yung policy nyo caused the death of innocents. So lastly, Mr. Chair, actually may mga isang dosenang tanong pa sana ako sa dating presidente, pero na-high blood yata sila sa akin. So dalawang huling tanong na lang. Ma'am, una po. Yes, Mr. Chair. Ganun lang siguro kasi excited lang ako. First time ako naka-appear ng Senate. But walang personalan yan. It has nothing to do with you, pati yung character ko. Yung boses ko lang kasi basta excited. But if you are offended by the demeanor, then mag-change gear ako. I'll try to do it with moderation. Salamat kaayo, Mr. Continue, ma'am. Chair. Continue. Salamat kaayo, Mr. Chair. At saka, hindi, sadali, ma'am. Mr. Ganito, Chair. And I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede akong masumo na papaulit-ulit. Pag ginawa ninyo yan, isnabihin ko kayo. Wala akong pera. I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano, mahal yan. Nabubuhay ako sa retirement pay ko. So, pati itong pamasahe ko, retirement pay ko yan. Wala akong negosyo ever since. Gobyerno lang ako. I have been an employee of government ever since. Kaya, I do not have my public life is open to everybody. So, magastos masyado, ma'am. Kaya, kung maari lang, tapusin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, Mr. President. Salamat kayo, Mr. Yes, Chair. Tapusin talaga natin ito. Tapusin natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito sa hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga, bukas, huwag tayong umalis dito. Tapusin natin dito. Okay, Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you. Senator Ortiveros. Salamat kayo, Mr. Chair. So, pangalawang tanong ko, tinawagan nyo ba
si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa tatlong high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony. Kasi sinabi niyo daw, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe ang ginawa, ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? You call Padilla now because he's lying. I do not know him. And I do not have to congratulate these policemen and soldiers, trabaho ninyo yan. Why do I have to congratulate you? Magtrabaho kayo dyan. So you do not confirm na tinawagan nyo si Senior Superintendent Padilla? I only congratulate people with who, itong mga police na graduate with honor sa, kasi nagtuturo ako sa Police Academy. May congratulatory message ako. Pero mag-congratulate ako ng ano. Well, Mr. Chair, of course, absolutely hindi naman natin kailangan investigate yung graduating with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniimbestiga. Kaya, ma'am, huwag tayong umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, for the record, tinawag ninyo ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? Ah, may mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Eh kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay walang pong trabaho. Patayin sila kaysa ipreso sila? Wala mo pakialam dyan sa criminal, ma'am. So thank you for making that of record. Akong pakialam sa criminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, you make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari, doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-investigate. But doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang punto lang nito ay nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong manual of operations, merong continuum of force sa pag-implement ng police anti-drug operation. So, ang premise is, yun na nga, arrest muna at build the case. Well, Mr. Chair, no, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kaayo. Kasaysayan na lang po maghuhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator Otero. Mr. Chair. Yes, go ahead, Mr. President. Nagtataka ako hanggang ngayon, ang Justice Department hindi pa nag-file ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Is that the jobs? Nung dalawang trabaho was never easy. And it was not meant to be. I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs and without compromise. Kasali na lahat yung naririnig ninyo. Whatever it is, hindi ako nag-compromise. Sinabi ko ito. Pagka pumasok kayo dyan,
walang compromise, walang ariglo, walang usapan. Do not do it in my city. Nung presidente ako, sabi ko, bitawan ninyo. Kasi pag hindi, magkakaroon talaga tayo ng problema. Ito na ang itong ngayon. As I've tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs firmly and without compromise. Yan ang gusto ko lang iiwan dito bago ako aalis. O bago ako aalis sa mundong ito. For all of its successes and shortcomings, it was not a perfect one. Maraming mali. Baka may maraming krimen. Alam mo, gusto ko lang iiwan ito sa Pilipino. I would never have any other chance maybe in the future. That for all of the successes and mali o ano, I and I alone take full legal moral responsibility. Yan ang iniiwan ko sa inyo. I am ready for your question. Thank you. So